And your behavior in the house of God. Okay? Ang etiquette, ang ibig sabihin ay manner or behavior. Pag sinabi behavior, mapit the way in which someone conducts oneself or behaves. Paano mo, mga kapatid, binibigyan ng pagtrato yung lugar ayon sa iyong kilos, ayon sa iyong, mga kapatid, kagawian sa isang lugar. Dahil bigyan ko kayo ng halimbawa, dahil gusto ko talaga magturo eh. Mahilig ako magturo, mga kapatid. Everywhere, we must learn to conduct ourselves. Okay? So, hindi ko lang tayo tinuturuan bilang Kristiyano kung paano ang tamang ugali sa tahanan ng Diyos mahalaga yun. Pero ang totoo bilang Kristiyano, makinig kayo lahat, kailangan alamin nyo kung paano nyo, mga kapatid, ikandap ang sarili ninyo sa iba't ibang lugar ng mga kapatid. Katulad yan, bigyan ko yan ng halimbawa. Iba yung kilos mo sa bahay ninyo. Diba? So hindi pwede na kung ano ang kilos mo sa bahay mo, ganun ang kilos mo sa lahat ng pupuntahan mo. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Dahil iba yung kilos mo sa bahay ninyo at iba din yung kilos mo dapat sa kinakilang dapat. Iba dapat ang kilos mo pag nadudumas sa ibang bahay. Ha? Pag nawalawa natin yun, palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya, ang pagkandak ng sarili ay hindi lamang para sa simbahan. At alam niyo, ayaw mo po kayong mapahiya din, mga kapatid, okay? So, iba yung kilos mo sa bahay na iba. Eh kung sa bahay niyo, pag magbukas ka ng trip, ganyan, tapos pag magsalat ka, pag ganyan, at pumasok ka sa kabila ng ibang bahay, mga kapatid, ganun din ganyan mo, yun na yung huli mong punta sa bahay nila. At ayaw ka pa ilang kaawan kami. Gamihan mo na ako ay kandak ni Bakit. Tama ka na lang, Kos? Walang ba na tama? So, bilang Kristiyano, mga kapatid, alam po dapat natin yan, mga kapatid. Sabihin mo, naiintindihan mo naman yan. Iba yung kilos mo. Nasaan si Joanna, mga kapatid? Oh, Joanna. Ay, Chihuahua pala. Oh, Chihuahua. Nasaan si Joanna? Yan. Mahilig ka. Sikat ka na yan. Iba ang kilos mo sa palengke. Di ba? Sa palengke lang ang tao mo, pinapansin mo. Tapos lang, ang mong amin, ano ba ba sa air na nalit sa pula? Pugi mo na! Amoy, di di pala kino, lukluk-luk-luk na. Okay na, sige na. Lumayas na siya. Bantay mo na yung bata. Mano, lumana ka, wala na. Anak, lumana, 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 aning, awan ang lalako dyan ng kakasihan. Nag-uro-uro yung iyo baka. Awan tayo matalil eh. Apay, matalil, over the day, hila ko dagan, hila ko dagan,
kasiyahan. Amen. Sana ganyan tayo mga kapatid kung nakilala natin ang Panginoon. Amen. 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 Ibang ugali mo sa market mga kapatid. Kailangan mo manatabay. Kahit pangit yung tinda mo, manatabay na. Kaya may kapatiran tayo na blessed ako kung nandudun ako sa kabigay. Insertan na din yung panaglapod at mga taon. Ay, nagano'n. Napan kami din siya yung bye-bye, dati ubu-ubu doon dyan. Yung mga taong nandoon sa, ano, sa kawayan, ay, nakutuwang-tuwa ang mga kapatid. Ang sarap. Uli mo sa ila, ang gandang tignan, pag sumisig dyan sa loob, cluster sila. Dikit-dikit sila doon. Kukuha kami doon, kakain kami doon, may ubu doon mga kapatid, sa nakot. Kaya ginagawa niya sa ganyan, hindi na po walang tinindi sa pwesto, wala na. Nagbabagsak na lang ako. At kami, Kristiyano tayo sa mga mabaliwang tikandang tayo mga kapsulat ko na bakit hindi ka na nagtitinda sa pwesto ninyo? Kasi nakakapagsinumaling ako. Araw-araw nakakapagsinumaling ako. Ito, dinamag na natin yung kumata. Oo, oh, kakakuha ko yan. Hindi magal na lukot di ba ang lumalang? Kaya Kristiyano mga mismo nakabsan. Amen. Masako na na ikandang patibagina bilang Kristiyano mga kapatid. Amen. Amen. So tuloy pa rin yung business nila, pero nagbabagsak na lang siya. Kasi i-offer mo yan kahit bilasak yan mga kapatid. Kailangan magaling kang magsesto. Oo, okay yan. Hindi makapiyat. Padasal, hindi lulubo na lang yung lips mo basta hindi makatiyak. Nasubukan na nga maloko ng mga tindero, mga kapatid. Kaya marunong akong bumili. At tinitignan ko yung pinuha, hindi ako nahihiya pag sumubre ko. Pag yung ano, sumubre yung ano niya, hindi pa nalalagyan. Pag sabi ko, sumubre naman. Babawin na yun, nagdagdagan na niya mga kapatid. Bubulahin kayo niya kasi iba dapat ang kandang mo sa paligid. Itong tinitignan ninyo, episode nga ako noon, nung maliit pa ako, nagtitignan ako noon. Oo. Oh. At nasubukan ko, mga kapatid, kaya napapanood ng mga ati ko yan. Nasubukan ko noon, gustong-gusto ko kasi meron akong pera din, mga kapatid. Mirinda ko ng mirinda. Oo, oh, maliit pa ako. Okay? I-offer mo yan. Hindi pwede mahihayin ka doon. Wala kang mabibinta. Kailangan alam mo yung ugali mo doon. Ha, mga kapatid? Kaya kahit awit yung dito mo, hindi okay po yan. Di ba, alin? Susunod, babawi na lang kayo. Dagdagan ko na lang. Ganyan ang ugali mo. Pero, iba din ang ugali mo kapag nandito ka sa library. Madasan din yung library. Okay, buhuti-buhuti mo ng aming mga mga kapatid, nakasto din din sa kapupi sa tigil. Ngayon, di ba ang sana nang hindi nagpa? Wala na kayo na rin? Eh, pinig, wala na rin? Buhan mo kaya tayo kasta? Kasama. Tati dyan na ibrari. Duro'y nangiwag ka at sa lihana. Ang asika, hindi ka wang dito ka sa kasama. Noumamil ka, mumi ba? May mga ganun talaga. Hindi masamang tao yung pag-aralan yung kulto. Pag-aralan yung temperament ng mga tao. Ako alam ko kaya, hindi masama yung mahingan, mayroon talagang mahingan. Huwag lang siya magsalita na masama, mahalo natin. Pero ano, pagdating mo doon sa library, bakit tala na yung nadunod, mga kapatid? Para ka ng Mama Mary ko, mga kapatid. Ayan niya na talagang tubigan ko yung mga tip-tip pala na nalilin. Ano tiket na kamay ba? Ano kaya kayo? Tama
kami masapon na may tiyandak at ibagina din sa ilang tiyandak. Okay, mga kapatid. Ha? Iba din ang behavior natin pag nandun tayo sa funeral service, mga kapatid. Ganun kayo na kung dito. Lagi na lang kayo namatay. Kahit at gamot lang ito. Dapat malungkot talaga doon. Dahil pag hindi mo kinandang yung sarili mo, diba doon? At di ka magdiday. Sa pag-alugali, magandang narsiso. Ika'y duray na nga baka tiritay. Duray na nga baka tiluto. Mga nata, di ka'y funeral na kamsat, ikandang pati-pagin. Naawat ang mata na kamsat, baka matinin. Mag-isangin ka dito na duray. Nangapak ka. Sinong bata na kati at hindi niligawan niya ni pwede doon. Wahoo! At bakit na kati ay tayo? Ang nangunan na huwag ka mapartida dito. Ang mga dito, di problema di mga animal. Matatipat matay ka tao, tapos lang matay ka tao, ito mga animal. Dikit eh. Sumunan mo, awan kayo kung may dasar na di kayo. At kasya-kasya ka di kayo katayan, nga ayat yung tamang ito. Sika ti may isahog na di kayo. Tamasaw mo may kantang ay tibagi kayo. Pwede sabihin nyo rin yung mga kapatid ako mas ayos, di ba? Ayos. Ayos na siya. Kasi hindi na siya. Ha-ha! Patayin ka na di yan. Ibang ugali ko sa funeral mga kapatid. Sino pag sinin niyo iba-ibang lugar, dapat iba-ibang ugali na niyo. Ha? Maging lalo na mga kapatid, dito na tayo, sa loob ng simbahan. Hindi na mga kahit gano'ng kalaki yung problema mo, dapat nakatabunan yan. Na ang haleluya, alam mo kung saan ka pupunta. Itong pinuntahan ko, haleluya, hindi pa rin kayo. Hindi ako pipili dito. Hindi ako nandito. We need to adjust.
pwede mag-adjust yung lugar sa iyo, mga kapatid. Ha? Hindi pwede yung palengke maging bahay pag dumating ka. Kung dating mo sa palengke yung bahay nito, hindi ah. Ikaw ang mag-adjust sa pupuntahan mo. Malinaw ba ito, mga kapatid? Ha? Ang Bible nagtuturo sa mga Kristiyanong kagaya natin na matuto tayong mag-adapt at matuto tayong mag-adjust ng ating behavior. Sabi dito sa Romans 12, verse 15, mga kapatid, sabi niya, "Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep." Pag may kasaya, makipagsaya ka. Pag may malungkot, makipaglungkot ka. So tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon, mag-adjust, mga kapatid, kung natin Ilocano, makipagragsak kayo kadagiti agragsak. Makipagsamin kayo kadagiti agsamin. E pag tumulong ng luha ng pastor ko, naiiyak na ako, mga kapatid, dahil hindi basta umiiyak ang mga pastor. Kung nakita ko, mga kapatid, naluluha kay pastor, naunahan ko na siya kuniya. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, hindi natin pwedeng baliktarin. May masaya, ikaw ay malungkot, may problema ka, kapatid. Ang sinasaya na kayo malungkot, may problema ka. May problema ka lalo, pag may malungkot, ikaw naman yung nagsasaya. Mali yan, mga kapatid. Kaya matuto tayo mag-adjust, sabi mo sa kapatid mo. Hallelujah! Bago tayo bigyan ng Diyos ng napakagandang simbahan sa Santa Cruz, na ngayon palang nangyari na tayo ang magkakasama, matuto tayo mag-adjust. Amen! Hallelujah! Sabi ng text natin, mga kapatid, hallelujah, learn to behave in the house of God. Praise God. Amen. Hallelujah. Dahil naiintindihan siguro ni Pastor Pablo na lagi akong wala kailangan matuto sila ilagay ang sarili nila sa tama, mga kapatid. Shall we say praise the Lord?